April 30, 2020, Thursday, 8:38 p.m. Nang pumunta tayo sa Advanced Accounting sa topic na Home Office, Branch, and Agency Accounting. So basically, sa lahat ng topic sa Advanced Accounting, ito na siguro yung pinakamadali. Kasi lalo na sa agency, kasi parang breezy lang siya. Ngayon, pumunta tayo sa Agency Accounting. So maikling discussion lang to, mga around 20 slides to. So, agency accounting, yung focus natin, yung main concern natin is yung accounting problems on agency accounting is the computation of agency net income or loss for a particular period. Kasi as you know, yung agency accounting, yung libro niya, or mamaya na sa discussion, it is important to differentiate an agency from a branch. Kasi ang agency at branch, separate yan sila. Although they may be under one entity, under one company, in terms of the internal reporting, magkaiba yan yung concept nilang dalawa. So, paano sila magkaiba? Well, dito, nakalagay sa table. Sa financial records nila, itong si agency, cash and sales book only. Hindi siya nagproproduce ng financial statements. Itong si branch, meron siyang complete set of financial statements and schedule. Pero ito, alam natin for internal reporting purposes only. Pagdating sa external reporting, inaaswan yan sila. Kino-consolidate. Now, sa agency kasi clash, yung books na is yung parang book ng tindahan, yung parang libro ng sari-sari store na kung saan, ito yung page. Tapos nahati sa dalawa. Itong isa, debit. Itong isa, credit. Yan yung typical na libro ng isang agency. Kaya hindi niya na kailangan ng isang financial statements or set of financial statements. Now, pagdating naman kay branch, gaya na sabi natin, for internal reporting purposes only, meron siyang complete set of financial statements. May cash flow siya, may income statement. Kasi yung size niya is more than enough or is enough already to be able to produce a complete set of financial statements because of its size. Ito, punta naman tayo sa second difference nila, which is the size of the entity and human resources. Gaano kalaki and gaano karaming employees. Sa agency, of course, relatively smaller, composed of a few sales agent. Kasi alam natin sa agency, more on taga-benta siya. Si branch naman, relatively bigger, of course, and composed of managers, supervisors, and rank and file employees. Now, the best branch na masabi natin or mabigay natin example is yung kay Jollibee. Yung mga branch niya, Nunez, Kamins, Divisoria, Putik, yun. That is a very good example of a branch. Malaki, relatively bigger, may sariling building. May mga managers, may mga supervisors, and yung mga rank and file employee. Now, third difference nila is when it comes to autonomy or independence. Independence in decisions, in decision making. Now, si agency, yung lahat ng decision sa kanya is made by the home office. Wala siyang autonomy, wala siyang independence. Pero pagdating kay branch, operating decisions are delegated to the branch. May autonomy si branch when it comes to operating decisions. Pagdating naman sa accounting entity, si agency not considered to be a separate accounting entity. Kasi relatively smaller siya, hindi naman ganun ka-significant yung kanyang nakocontribute because of its size. Pero pagdating kay branch, since it is a relatively bigger part of the company, a relatively bigger component of the company, it is considered to be a distinct accounting entity. But ulitin natin, yung pagiging accounting entity niya, yung financial statements niya, is for internal purposes only. Kasi for external purposes, inaaswan yan, kinoconsolidate yan. Now, agency accounting is a relatively easier topic in advanced accounting since it is simply the extended application of basic and financial accounting concepts to a sales agency. Kaya, ito yung pinakamadaling topic for advanced accounting. Mas madali pa sa partnership. Kasi ito lang ang gagawin, ito lang halos yung itsura ng accounting records ni
ni agency. Yan lang, halos ganyan yung itsura. Wait, yung wire ko. Ganyan yung itsura ng kanyang accounting records. Basic masyado. Now, pero the important things to remember when solving agency accounting problems, ito, ito yung mga take note. When it comes to the gross sales of an agency, it is equal to the amount of sales that has been invoiced or filled by the home office. Orders taken by the agency but not filled up by the home office are ignored. So, if you can remember, sa mga problems, minsan, ang dalawang klase ng sales ang binibigay. Yung sales na nakuha ni agency and yung sales na filled up or kinumply ni home office. Now, when it comes to recording the income ng agency or the income in the end, ang nire-record lang is yung na-filled up ng home office. Na-filled ang office, yung na-comply niya, yung napadalhan niya, yung na-deliver niya. Yung mga orders taken by the agency, ignored yan. Yung na-filled up ni home office. So, alam ko, natatandaan nyo pa yan. Now, when it comes to getting the net sales, the sales discount may be obtained using the following formula. Kung saan, sales discount is equal to the cash collections, which is the net discounts, divided by net of discounts, divided by 100% times percentage of the discount, times the percentage of discounts. So yan, para makuha yung sales discount. Now, the working fund of a sales agency is accounted for like a petty cash fund. Kasi, yung working fund ng agency, dyan sa kumukuha ng mga relatively smaller expenses. Kaya nga, para siyang petty cash fund. Now, to get the cost of goods sold pertaining to agency sales, the cost ratio is multiplied by the gross sales, not the net sales. Kasi, as we know, ang tinatanong dito is yung cost of goods sold pertaining to agency sales. And to get that cost of goods sold, and as kung maalala nyo sa discussion natin so far, yung paano kunin yung ano, cost of goods sold using the cost ratio, ang ginagamit is gross sales, hindi ang net sales. Tandaan, ang ginagamit ay gross sales, hindi ang net sales, by multiplying the cost ratio. Now, samples inventory is not part of the cost of goods sold. Hindi sa part ng cost of goods sold kasi isa siyang prepaid expense and amortized systematically in the passage of time. Kasi itong mga samples inventory, from the word itself, samples, ito yung binibigay mo sa mga customers, sa mga possible, probable customers para maengganyo silang bilhin yung product at the first place. So, yung samples inventory, hindi siya makukonsider na goods na binibenta. So, yan si agency accounting. Madali lang talaga yung si agency accounting. Pumunta tayo kay home office and branch accounting. CHOBA. Now, pagdating sa board exam, I don't know if, basta parang na-experience namin, sa when it comes to advanced accounting, either business com or home office and branch yung nahihilo yung students ng or reviewees ng ibang schools, like particularly sa Manila, lalo na sa business com. Yan sila nahihilo. Now, ano ba tong si home office and branch accounting? Well, introduction. Ano bang main concern? Well, for this particular topic, the main concern of accounting problems on home office and branch accounting is the preparation of the combined financial statements of the home office and its branches. Meaning, kinoconsolidate na yan. Inaas one. Kasi for external reporting purposes, isang entity lang sila. Pero for internal reporting purposes, like for the help of the, for the aid in decision making, sineseparate yan sila. Although branches are controlled by the home office, branches are considered to be separate entities with separate books. However, for external reporting purposes, the home office and the branches are considered to be, gaya ng sabi natin, a single entity. Now, the separate financial statements of the home office and the branches are combined and amounts are adjusted or eliminated to comply with the appropriate financial reporting framework. So, ito na yung basis, ito na yung reason bakit kailangan ng accounting sa home office and branch accounting. Kasi, minsan nagkakaroon niya ng differences.
which will be discussed later or kahit ngayon na kasi nandito eh. Kasi the following are the common types of problems for home office and branch accounting. Kaya mayroong separate topic to kasi because of these common types of problem. Kasi kailangan maayos ang problem na yan para ma-comply yung appropriate financial reporting framework. Kailangan magkaroon ng adjustments and eliminate the differences. Na ano yung mga common types of problems? Well, nilista dito. The first one is reconciliation of reciprocal accounts. Ito, matatandaan nyo, yung reciprocal accounts. Reconciling the assets account in the books of the home office and the equity account in the book of the branches. Yung pangalawang problema naman na na-face natin sa home office and branch accounting is yung inter-office transfer of inventory at above cost, which the transfers inventory from the home office to the branch at above original cost. And yung pangatlong problem is yung inter-branch transfer. Transfer of inventory and other assets among branches. Now, sa topic na to, either itong mahirap or ito. Kasi ito, ang nagpapahirap dito, nakakahilo minsan. Like yung iba, kailangan pang ano, maggawa ng diagram para maintindihan lang yung inter-branch transfer, para mas maintindihan nila yung flow ng goods between the branch. Ito, marami kasi kailangan, ito maraming concept like na gagamit talaga at the full max yung common sense. Ito, didiscuss natin. Punta muna tayo sa reconciliation of reciprocal accounts. Now, anong focus natin sa reciprocal accounts? Well, one way of understanding reciprocal accounts in home office and branch accounting is looking at the home office as an investor and the branch as the investee. So, si home office daw, dapat ang perspective mo sa kanya is being the investor. Si branch, ang perspective mo sa kanya, siya yung investee. Paano? Well, dito, the investor recognizes an investment account, an asset in his books, meaning debit to investment account, an asset in the books, while the investee increases its equity account to recognize the ownership of the investor. So, sa credit side to, si equity account. So, pag nag-invest si investor, which is the home office, di ba? Ang nilalagay natin sa books is investment in blah, 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 investment in this, which is a debit side, which is an asset. Now, ang isang investee, since makaka-receive siya ng investment, saan natin siya nilalagay? Sa owner's equity or sa equity side ng statement. Kaya ang tinulungan tayo ng focus note na para mas maintindihan daw natin is to look at it as the home office is the investor and the branch is the investee. Pag nag-invest investor, meron siyang investment account which is an asset sa kanyang books. Si equity naman, si branch naman, kapag nakatanggap ng investment from the investor, saan niya nilalagay? Eh di sa equity account which is the credit side of the which is part of the credit side. Now, applying the accounting equation, it follows that any movement in the asset account should have a corresponding increase or decrease in the equity account. So, kasi nga, kailangan balance. Kung may nangyari sa debit side, meron din nangyari sa credit side. The same concept is applied in reciprocal accounts for home office and branch. So, pag nangyari sa investment account, may nangyari rin sa equity account. Now, when a home office establishes a branch, siyempre, it will transfer cash, inventory, and other assets to the latter para yung branch, siyempre, maka-operate. Now, with this, it is as if the home office invested its assets in the branch kasi nag-transfer siya ng cash, inventory, and other assets. Kaya parang nagmukhang investment sa branch. Thus, when the home office credits the asset transferred in its books, it debits an investment account. The investment account is commonly labeled as investment in branch X or branch current, depende sa ano, author ng book. Kasi, ito minsan, ang ibang author, investment in branch, pero ginagamit din si branch current, tapos dash X, where X is the name or location of the branch. To para mas mag-gets pa natin. Reciprocally, the branch record the assets received from the home office and credits an equity account. Kasi sa si investee, yung perspective natin, sa si investee, so pag may nag-invest sa kanya,
saan niya nirecord sa equity side. So, with that, the equity account is labeled as home office current. So, yan yung account name. Home office current. This is the only equity account of the branches. Ito lang, wala siyang retained earnings, wala siyang share capital, wala siyang additional paid-in capital, walang ibang equity account, si home office lang for the branch, books. Now, since equity represents ownership, the existence of the home office current account in the books of the branch simply means that the home office fully owns the branch. Kasi, home office current lang ang nasa equity account. So, pag ganun, it only means na the branch is fully owned by the home office. With that, profit or loss is also close to the account. Kasi alam natin, sa basic accounting, saan kinuklose ang profit or loss? Sa income summary. Saan kinuklose ang income summary? Sa equity account na retained earnings. So, ang profit or loss, dito kinuklose sa equity account na home office current. Now, the accounting relationship of the investment in branch account, so itong accounting name, account name, in the books of the home office and the home office current account, ito yung account name, tandaan nyo, in the books of the branch are further illustrated below. So ito, binigyan tayo ng illustration para daw mas maintindihan natin yung relationship ng investment in branch account sa home office current account. So as we can see here, ito yung books or ito yung book ni home office. Ito yung book ni branch. So lagyan natin yung label. Itulad nyo, mga walang label. Ito si home office. Ito naman si branch. Ito yung book siya. Ilagay lang natin ito para mas maintindihan. Para hindi, or mas maging klaro, kumbaga. Now, kita natin, ito, nagkaroon ng asset transfer kay branch. Kasi nag-invest si investor na si home office. And kapag nagkaroon ng asset transfer kay branch, ito yung corresponding account niya, corresponding recording niya sa books ni branch. Saka, tingnan nyo, credit sa home office current equity. Investment in branch sa home office, nandito, asset transfer to the branch, debit. Pagdating kay branch sa kanyang home office current account, which is an equity account, credit. So, pag may nangyari sa debit side, may corresponding effect sa credit side. Dito rin. Pangalawa, asset transfer from branch o nanggaling daw sa branch yung asset. Ibig sabihin, bawas sa kanyang na-invest sa branch. Kaya, credit. Dito naman, makita natin, bawas sa equity account na home office kasi kasi binigay niya or pinasa niya kay or transfer niya kay home office. So yan, may corresponding sila, net income sa branch, debit kasi, uy, investment niya eh, nagkaroon ng income yung investment niya. So debit sa kanya, dagdag. Dito naman, since kinuklose ang profit or loss sa equity account, kaya credit. Kapag loss, debit, dito, loss, credit kasi nabawasan. So ito, allocation of expense to branch, investment yan, kaya credit dito, ito allocation of income from home office, oh. So may corresponding yan sila kung makikita nyo. Kasi pag may nangyari sa debit side, may corresponding effect sa credit side. Pag may nangyari sa isang side, sa credit side, may corresponding effect sa debit side. So ganyan lang. Kasi accounting equation, lahat dapat balance. Now, the illustration above simply means that the balance of the investment in branch or branch current account and home office current account should be equal at any given circumstances. Kaya should be equal kasi we're talking about accounting in. Accounting here, dapat balance lahat. Kasi pag hindi yan balance, ibig sabihin may mali sa recording mo, kailangan mo yung hanapin. However, may problema. May dagdag problema tayo. Due to errors and timing differences in recording, they are usually unequal. Ito na. Ito na yung pangalawang problema. Intro sa... Ah, hindi. Di pa pala. Reconciliation pa pala yan.
Mali. However, due to errors and timing differences in recording, they are usually unequal. These errors and timing differences result to what we call reconciling items. These items are identified to adjust the balance of the reciprocal accounts and ultimately to equate them. The process is similar to preparing a bank reconciliation. So, additional problem sa reconciliation of reciprocal account is because of these errors and timing differences na kung saan, kung hindi dahil sa kanila, equal sana at the end. Kaso, because of these problems, usually, nagiging unequal. So, since unequal yan, gaya nang sabi natin, kailangan natin hanapin yung problema, kailangan natin hanapin yung differences, kailangan natin silang i-reconcile para at the end, they should be equal. So, paano natin yung ginagawa? Ito, binigyan tayo ng scenarios. Reconciling item exists for one or more of the following scenarios. The branch current account, ito kay home office to, the branch current account is debited but no corresponding credit in the home office account ni branch. So, ano nangyari? Si branch current, nag-debit siya. Ibig sabihin, tumaas yung kanyang investment sa branch. Kaso itong si home office account, itong si branch, wala siyang ginawang corresponding credit. So, ano ang posibleng nangyari? Well, ito, example, inventory is transferred to the branch, kaso yung inventory is still in transit or is not recorded by the bank, by the branch. Ito yung same to sa ano, deposit in transit. Nirecord mo na sa'yo, kaso yung tatanggap niyan, hindi pa niya natanggap o hindi niya pa na-record. So, isa yan sa mga possible scenario na kung saan yung branch current na debit mo na, dinagdagan mo na, kaso walang corresponding credit sa home office account. Now, ito, pangalawang scenario. The branch current, yung kay home office, no? The branch current account is credited but no corresponding debit is made in the home office account. Meaning, yung sa books ni home office, nag-credit ka. Binawasan mo yung investment mo, yung investment account mo sa branch. Kaso itong si branch, hindi siya nakagawa ng corresponding debit sa kanyang equity account, sa kanyang home office current account. So, anong possible reason dito? Well, binigyan tayo ng example. Inventory from the home office is returned by the branch, but the branch failed to record the transaction. So, si branch, siya na nga nag-return, nakalimutan niya pang i-record. Buti pa si home office na record niya. Pangalawang possible scenario na mangyayari is that the home office current account is debited but no corresponding credit is made in the branch current account. Meaning, si branch nag-record siya ng debit sa kanyang equity account. Meaning, binawasan niya. Kaso itong si home office, hindi niya ginawan yung corresponding credit, yung corresponding bawas sa kanyang investment account kay branch. So, anong mga possible reason bakit ito nangyayari? Well, cash is remitted by the branch to the home office, but the home office has not yet recorded or received the remittance. So, parang deposit in transit rin. Now, the home office account, pang-apat na scenario na pwede maging possible reason ng reconciling items is that the home office account is credited, but no corresponding debit is made in the branch current account. So, si branch daw, nag-credit siya o dinagdagan niya ang kanyang home office account, ang kanyang equity account. Kaso si home office, wala siyang ginawang corresponding debit, wala siyang ginawang corresponding adding sa kanyang investment in branch account. So, anong possible reason ba ito nangyari? Well, si branch already recorded its net income but the home office was not yet notified. Oh, kasi alam natin, pag nagkaroon ng net income si branch, tire-record niya yun sa, or kinoclose niya yun sa equity account niya na home office current. And with that, ang corresponding entry niyan sa books ni home office is a debit on its investment in branch account. Kaso si home office, hindi niya pa na-record kasi hindi pa siya na-notify ng branch about sa net income nito. Now, debit and credit memos. So, ito alam ko, natatandaan nyo pa to sa bank reconciliation kung anong meaning ni debit and credit memos. Well, every time you encounter debit and credit memos in your computation, think of it this way.
Whoever issued the memo is the one who debits or credits the reciprocal account in his or her books and trying to notify the party about it. So, anong meaning yan? I-expand lang natin para mas mag-gets yun. Si home office, ito yung kanyang books. Nag-issue siya ng debit memo. Nag-issue siya ng debit memo. Ibig sabihin, dinagdagan niya yung investment in branch account niya. Dinagdagan niya, dinebit niya. So with that, nag-debit memo siya, pinadala niya yung debit memo kay home, kay branch. Tapos itong si branch, since nag-debit si home office, ang corresponding entry niya is a credit to the home office current equity account. So tandaan yan. Ngayon, kapag si home office nag-credit memo, ibig sabihin, binawasan niya yung investment in branch account niya. Credit niya. Kaya nga credit memo eh, siya yung nag-issue. Now, pinadala niya yung credit memo niya kay branch. So, si branch, ang corresponding entry niya is a debit to his home office current equity account. Bakit? Kasi si home office nag-credit dito. Kaya, ang corresponding entry ni branch is a debit to the equity account. Now, sabihin natin si branch naman ang nag-issue ng debit memo. Ibig sabihin, nag-debit siya dito. So, pag nag-debit siya dito, ibig sabihin, nabawasan yung equity account niya. Tapos, nag-debit siya dito. So, with that, nagpadala siya ng debit memo kay home office. So, ang corresponding entry ni home office is to credit the investment in branch account. Babawasan niya rin. Tandaan yan. Ngayon, pag si branch, nag-issue siya ng credit memo, meaning nadagdagan ang kanyang equity account, ang kanyang home office current account, tapos nagpadala siya ng credit memo kay home office, ang corresponding entry ni home office is to debit his investment in branch account. Kasi, nadagdagan kay home kay equity eh. Nadagdagan kay branch equity eh. So, idagdag niya rin yung investment in branch account niya by debiting the investment in branch. So, yun yung meaning ng credit and debit memos. So, konting recap lang. Kung sino ang nag-issue ng memo, siya yung nag-debit sa kanyang account. So, expect mo yung corresponding entry sa other entity. Now, the following table is used to facilitate your reconciliation. So, ito yung unadjusted balance, given, minsan hindi to given, kay minsan isolve mo to, tapos isolve mo yung pataas, or isolve mo to pataas, tapos reconciling items, yan yung mag-given. Tapos itong sa baba, ito na yung kanilang adjusted balance, branch current account, home office current equity account. Now, pumunta naman tayo sa pangalawang problema sa home office and branch accounting, which is the inter-office transfers of inventory at above cost. Ito, nagkaroon ng transfer, kaso hindi ni-record at the real cost. Pinatungan ni home office. So, anong focus notes dito? Well, the main concern of accounting problems involving inter-office transfers of inventory at above cost is the computation of the true net income of the branch and the combined net income after eliminating any overvaluation of cost of goods sold or COGS. Kasi, as we know, si home office, nag-transfer siya ng inventory kay branch. Kaso, ang ginawa ni home office, pinatungan niya ng additional cost. So, itong cost, pinatungan niya ng markup plus markup. So ngayon, pagdating kay branch, anong i-record niyang cost? Edi yung cost plus markup kasi yun yung na-receive niya. Ngayon, ang problema dito, nagkaroon ng overvaluation sa cost of goods sold. Kasi, gaya ng sabi natin, yung ni-record ni branch na cost of goods sold, yung ni-record ni branch na cost ng inventory, is yung cost plus markup na pinataw ni home office sa kanya. So, with that, nagkaroon ng overvaluation sa cost of goods sold. So, with that, hindi nakikita yung true net income. Bakit? Kasi, considering sa external reporting,
inaaswan, kinoconsolidate, kinocombine yung books ni home office sa branch. So parang lokohan na iisang entity lang sila at the end, bakit pa lalagyan ng markup? For external reporting, nonsense siya. Pero for internal reporting, it makes sense. Now, remember that the underlying concept of the combined financial statement is that the home office and the branch are viewed as a, gaya na sabi natin, is a single entity for external purposes, for external reporting, of course. Now, to it, all the transactions of the branch are also transactions of the home office. Kaya, nonsense for external reporting purposes na magkakaroon ng markup yung pag-transfer ni home office sa branch ng inventory. Kasi magiging or magkakaroon ng overvaluation of cost of goods sold kasi pag i-re-record yan ni branch, ang record niya, gaya ng sabi natin, ng cost ng inventory na yan is yung cost plus markup. So, nadidistort yung true net income. It is the common practice for home offices to transfer inventory to its branches since the products and customers of the two are identical. Kaso, si branch may purchase inventory directly from third-party suppliers. Majority of its inventory comes from the home office stockroom. Kasi nga, as we know, sa operating decision, si branch meron siyang autonomy. Pero most of the time, since under one entity sila and since they are selling the same products, si home office yung main supplier ni branch. And one of the reasons kasi kaya nagkakaroon ng markup or kaya dinadagdagan ni branch ng or ni home office ng above cost yung inventory yung pinapadala niya sa branch is to hide the true cost of the branch. Kung saan si home the true cost of the inventory. Na kung saan si home office lang ang nakakaalam ng totoong cost ng inventory. Tinatago niya yan sa kanyang mga branches. Isa yan sa mga reasons bakit nagkakaroon ng transfer of inventory at above cost. Now, when inventory transfers are made at cost, the computation of the combined cost of goods sold is the outright sum of the cost of goods sold of the home office and the branch in their separate books. Kasi, at cost wala kang kailangan nga ayusin. Walang above cost. Kung anong ni-record ni branch, yun rin yung nasa record ni home office. Walang patungan. Walang markup. This is because when the branch sells the inventory to end customers, the branch cost of goods sold is the same amount that would have been recorded by the home office had it sold the same inventory. Kumbaga, kung sa illustration pa yan, eto si home office. Ito naman, si branch, a component or a part of that home office, a segment. Ngayon, itong si branch, nagbenta kay customer. Ito, illustration lang, para mas maging klaro. Itong si branch, nagbenta kay customer. Now, for internal reporting purposes, may separate recording si branch kasi siya yung nagbenta kay customer. Pero for external reporting purposes, itong si home office at si branch, they are combined. They are viewed as a single entity. So for external reporting purposes, sa kanilang combined financial statements, magmumukhang si home office o yung entity mismo yung nagbenta ng inventory sa customer. Kaya since ganoon nangyari, and since at cost lang sila nirecord yung inventory, outright ang gagawin. Walang kailangang computations for the differences. Masosolve mo agad yung cost of goods sold, yung totoong cost of goods sold. Masosolve mo agad yung true net income. Kasi at cost hindi nalo ng above cost. Pero, minsan, nangyayari, pinapatungan ni home office ng above cost ang inventory. Bakit? Kaya gaya na sabi natin kanina, isa sa mga reasons para itago yung totoong cost ng inventory. Now, masahin natin. However, when the home office bills inventory transfers at above the original cost, something peculiar happen.
ano yun? First, the Home Office records an allowance valuation account. This valuation account represents the markup on cost. On the other hand, or on the other end of the transfer, the branch records the receipt of the inventory in its separate books at its new cost. Ito yung kanina pa natin sinasabi. I.e., ang tawag sa kanya, the build price, which is the cost plus markup. Para mas maging klaro, ito yung mukha ng journal entry. Kung makikita natin, sa books ni Home Office, ito, nag-transfer siya ng inventory kay branch. So, ang record niya, gaya na napag-usapan kanina, debit sa branch current, ito yung investment in branch account niya, credit yung shipments to branch at cost. And since pinatungan niya yun ng above original cost, pinatungan niya yun ng additional cost, yung additional cost na yun will be considered as the allowance account. Yun na yung markup. Ito na yung markup. So, sila, ito yung build price. Now, pagdating kay branch ng ano, ng inventory, siyempre, ang ire-record niya is yung build price. Yung shipment o yung cost plus the markup. Shipments from Home Office at build price. Yan na yung magiging record niya dito. And yung build price, kaya nasabi natin, is the cost plus the markup, which is the allowance account. So, lagyan lang natin ano. Credit the Home Office current, the equity account. Kasi, there's a transfer of the asset. So, makita natin, kapag pinatungan ni Home Office ng additional cost ng markup yung inventory transfer niya kay branch, ito yung magiging record. Branch current, shipment to branch, yung original cost, yung true cost, plus the allowance account, which is the markup. Ito yung patong ni Home Office. Pagdating ng inventory kay branch, magmumukhang ganito. Shipments from Home Office at build price, which is the cost plus the markup, yung patong ni invent ni Home Office. And the credit is the Home Office current account. Nasa books ni branch, ito yung magmumukhang cost of goods sold pag nabenta niya. Ito yung magmumukhang cost of goods sold pag nabenta niya. Kaso hindi yan yung true cost of goods sold. Bakit? Kasi ito yung true cost of goods sold at cost for external reporting purposes as one sila. So doon na nagkakaroon ng problema. Kasi pag false yung cost of goods sold, false rin yung magiging net income. Kasi may overvaluation ng cost of goods sold. So what now, you ask? Here's the thing. When the inventory is sold to end customer, the branch computes its cost of goods sold under the, ito yung sinasabi natin, using the build price. Yan yung pag-record ni branch ng cost of goods sold. Now the result is a hidden overstatement of cost of goods sold and a corresponding understatement of net income. Kasi, nasobrahan ka sa pag-record ng cost. E kapag nasobrahan ka sa pag-record ng cost, mababawasan, ma-undervaluation yung net income mo, ma-understated. Because of this, the computation of the combined cost of goods sold is no longer simply add the two procedure. There's a need to eliminate the overstatement of cost of goods sold to compute the true net income of the branch. And ultimately, to properly compute the combined net income of the branch and the Home Office. So, ganito yan eh. Paano ba illustrate? Ito yung at original cost. Tapos, ito yung markup. Bakit ko ito ginagawa? Ito yung markup. Tapos, ito yung sales. Now, kung makikita natin, since tumaas itong markup, tumaas yung cost ng goods, mababawasan yung net income. Wala lang, illustration lang, trip ko lang. Kasi nga, sobra yung nirecord na cost ng inventory na benta. Pero pag ito nawala, na-eliminate, magiging totoo na. Ngayon, paano natin ito isasolve? Well, binigyan tayo ng table. Kung saan, sundin lang natin table na ito, tapos gamitan ng konting common sense, masasolve nyo na yung problema ng overvaluation ng cost of goods sold and yung undervaluation ng net income
ng branch. Now, the following table is commonly used to facilitate your computation of the overstatement of cost of goods sold in the books of the branch. So, makikita natin, beginning inventory from home office. Ito yung inventory na pinadala ni home office kay branch at the first place, beginning account. Ang record dito yung at build price. Ito yung ni-record sa books ni home office ani ni branch, yung true cost, yung totoong cost of good, yung cost niya, and yung markup. Ito. So, computation yan. So, kung for example, 120% to, si true cost 100%, si markup 20%. So, parang ganon. Plus, yung inter-office shipment during the current period, yun. Tapos, si minus sila, available for sale. Kasi ito yung beginning inventory mo, tapos ito yung natanggap mo, ito yung na-transfer sa'yo. So, ito yung pwede mong mabenta, available for sale, at build price, at true cost, and at markup. Minus, may nabenta ka. So, ending inventory, kung anong natira, from home office, tandaan nyo, home office lang to. O, sana yung laser pointer. Pang home office lang to, separate yung accounting, or separate yung recording sa from third parties. Ito lang yun for the inventories na tanggap kay home office. Kaya nakalagay dito eh, from home office. So, ending inventory from home office sold equals to cost of goods sold. Minsan, pwede nyo itong interchange si ending inventory at si cost of goods sold kasi same lang man ang lalabas sa kanila. And as you can see here, meaning of the markup lines, the beginning balance of the allowance account in the books of the home office, ito naman yung naging increase, ito yung unadjusted, ito naging adjusted, ito yung hinahanap, which is the realized allowance. Ito makakatulong sa pag-determine ng true net income. Now, the table is founded on three fundamental concepts. The COGS formula, which is ito, the basic algebra, ito, kasi ito ang true cost. So, papatungan ni home office ng above cost ng markup. So, nagiging 120%. Let's say what 20% yung pinatong niya. And with that, madidetermine natin yung naging markup allowance is 20%. Kaya, basic algebra. And build price less the true cost is equal to the markup. So, 120% minus 100% is 20%. Now, due to the mathematical relationship of the variables in the table above, the computation of the overstatement of the cost of goods sold become easier and more efficient. Just remember to back it up with your basic accounting knowledge. So, it comes to above cost transfer of inventory, tandaan nyo lang tong table na to. Ito kasi yung makakatulong. And tandaan nyo, itong table na to, it only pertains to the inventory transfer between the home office and the branch. Hindi kasama dito yung inventory na tanggap ni branch from third parties. Now, pumunta naman tayo sa pangatlo, which is the last problem sa home office and branch accounting, which is the inter-branch transfer. Like for example, itong isang branch ni Jollibee sa Nunez, kailangan ng supply or mayroong delivery sa kanya. So, kailangan i-transfer niya yung delivery na yun, yung inventory na yun, yung supplies na yun, to the divisoria branch. Kaso na doon na nag-start yung problema. Bakit? Kasi at the first place, sana, instead na napunta pa kay Nunez branch yung inventory bago nakarating kay divisoria branch, what if diretso na lang agad yung delivery papunta kay divisoria branch instead na dumaan pa kay Nunez branch. So, yun yung primary concern kay inter-branch transfer. Pero basahin na lang natin. Computation of the balances of the reciprocal accounts after inter-branch transfers are made. Now, other than transfers between the home office and the branches can also transfer assets, usually cash and inventory with each other per instruction of the home office. So, ito yung sasabi natin, sabi ni home office or Nunez branch, mag-transfer ka nga ng inventory kay
kay Divisoria Brands kasi si Divisoria Brands kula nakukulangan na ng inventory. In total, may excess ka naman diyan, bigyan i-transfer mo kay Divisoria Brands. Now, these transfers have corresponding increases or decreases in the reciprocal accounts in the books of the home office and the branches. Siyempre, nagkaroon ng transfer ng assets, so magkakaroon ng galawan sa equity, etc. To record these transfers, the following pro forma entries are made in the books of the transferor branch, the transferee branch, si transferor branch yung nagpadala, si transferee branch yung naka-receive ng padala, and the home office. So makikita natin, ito yung illustration ng kanilang journal entry. So as you can see, itong si transferor branch, yung nagpadala, since naglabas siya ng inventory, it is a credit sa kanyang ano, sa kanyang tawag doon, sa kanyang asset transferred. And with that, nabawasan yung kanyang home office equity account, home office current account, so dinebit niya. Kasi naglabas siya ng ano eh, naglabas siya or nag-release siya ng inventory eh. Nag-release siya ng asset. Now, itong si Branch B, saan naman yung nakatanggap? So, ibig sabihin, naka-receive siya ng asset. So, debit, asset transferred, yung asset na natanggap niya. Credit, since nakatanggap siya ng asset, credit yung home office current account, the equity account, kasi nga nakatanggap siya ng asset. Now, pagdating kay home office, since siya yung master, siya yung facilitator, itatransfer niya lang or babaliktarin niya lang since nagkaroon ng transfer credit debit kay branch current B since sa kanya yung nakatanggap ng asset and credit kay branch current A since siya yung nag-release ng asset. So yan, nakita nyo, basic. Kaso, magkakaroon ng problema yan, pero later na yan. Note that the logic behind the journal entries is above is to record the transfer as if the transfer is from the home office directly to branch B. Ibig sabihin, at the first place, instead na sana dumaan pa kay branch A, sana, at the first place pa lang, kung alam na, diniretso na lang ni home office yung pag-transfer ng inventory kay branch, na kay ni home office ng inventory kay branch B. Pero sometimes, hindi nga nangyayari because of certain concerns, like for example, yung sample natin kanina na si Divisoria Branch, nagkulang ang inventory, hindi na 4C. So, since si Nunez Branch may extra inventory, ipapadala na lang kay Divisoria Branch. Now, ito na. Ito yung minsan nagpapadifficult sa interbranch transfer, yung concept ng excess freight. Ano ba tong excess freight? Excess freight may arise when total freight from interbranch transfers of inventory differs from the what should have been freight had the transfer been made directly from home office to transferee branch, i.e. the final branch recipient. Yung sasabi natin na sana instead na dumaan pa kay branch A yung inventory, sana na 4C at the first place na pinadala lang directly kay branch B yung inventory from the home office kaysa dumaan pa kay branch A. In essence, it represents the opportunity cost of foregone savings. Kasi napagastos ka pa eh, nadagdagan pa yung gastos mo of the home office for not directly transferring the said inventory to the final branch recipient. Na paano yan mas maintindihan? Well, the computation of fresh excess freight is pretty much straightforward. Paano? To illustrate, assume that the home office transferred inventory to branch A, the freight for this transfer is 100 pesos. Afterwards, si home office, in-instruct niya si branch A na i-transfer yung inventory to branch B. So, ibig sabihin, dumaan pa kay branch A bago na-receive ni branch B. Now, with this, the freight for the second transfer is 200 pesos. So, napadagdag pa yung gastos. Now, had the goods been transferred directly from the home office to branch B, the freight would have been 250 pesos. Therefore, the excess freight is 50 pesos. Kasi kung makikita nyo, yung transfer ng inventory, home office, branch A, to branch B, kung makikita nyo,
Yung transfer ng inventory kay Branch A was 100 peso. 100. Then, in-instruct ni Home Office si Branch A na i-transfer yung inventory kay Branch B. So, ang gasto sa freight nun was 200 peso. So, meaning, in total, ang paggasto sa freight is 300 peso. Now, what if, yung kaya nga siya, what should have been? Nakalagay, what should have been? What if si Home Office, at the first place pa lang, instead na pinadaan niya pa kay Branch A yung inventory, tinansfer niya na agad, pagdiretso kay Branch B. Ang magagastos niya lang sana was 250 pesos. So, kung makikita natin, mas napagastos si Home Office in total ng 300 pesos sa pag-deliver ng inventory from Branch A to Branch B. Or in fact, kapag dinaretso na lang yung delivery ng inventory to Branch B, 250 pesos lang sana yung nagastos niya. Now, ibig sabihin, may excess freight siyang 50 pesos. Now, the tricky part in journalizing the interbank transfer of inventory with excess freight and identifying the balance of the reciprocal accounts after the said transfer. Now, to do this properly and efficiently daw, the following rules should be remembered. Paano? Who records the freight account or the freight-in account? Well, the freight-in account is always recorded by the one who receives the inventory, whether he or she paid for the freight or not. Now, sino ang babayad ng freight? Sinong magbabayad? Well, the payment of the freight depends on the freight terms. In interbank transfers, there are two common freight terms. Freight prepaid, the one who sends the inventory pays for the freight, kaya nga prepaid. And freight collect, kung matanda na nyo, the one who receives the inventory pays for the freight. Ibig sabihin, kaya nga collect eh. Iko-collectahin kung sino yung naka-receive. So, yan si interbank transfer. Nagpapahirap sa kanya is not this one kasi basic to. Ang nagpapahirap sa kanya yung concept ng excess freight. Kasi, instead na diretso yung delivery kay Branch B, pinadaan pa kay Branch A. Tuloy, napagastos pa sila lalo, nadagdagan pa yung gastos nila sa freight. Where in fact, kapag diretso na lang yung delivery to Branch B, mas mapapababa yung nagastos nila sa freight. Kaya nagkaroon ng opportunity cost or the foregone savings. So, uy, meron pa pala, pangatlo at pangalawa. Now, at what amount should the freight in be recorded in the books of the final branch recipient? Kung sino yung at the end nakatanggap ng inventory or ng asset? Well, the amount of debit to freight in that is recorded by the final branch recipient is the should have been, meaning it should be the 250 pesos. Yan yung i-record ng branch B kasi siya yung branch recipient, siya yung ending patutunguhan ng asset. So, 250 yung i-record niyang freight in. Now, at what amount should the reciprocal accounts be debited or credited? Well, after generalizing the inventory transfer along the freight in and its payment, the balancing debit or credit account is the reciprocal account. So, yan. So, na-discuss natin. So, ang mabis ng branch accounting, may tatlong problema. Si reconciliation of reciprocal accounts, si inter-office transfer of inventory above cost, and si inter-branch office. So, madali lang man ang ano. Ito yung pinakamadaling topic sa advanced accounting. Mas madali pa ito kaysa compared sa partnership. So, and bye!